EBS-CBN, pinarangalan. Netizens, bakit masaya sa award ng Kapamilya Network? December 10, 2023, napakagandang aginaldo sa lahat dahil ang EBS-CBN ay ang unang recipient ng inaugural Asian Academy of Creative Arts Legacy Award bilang pagkilala sa Outstanding Achievement Innovation and Industry Leadership especially in the face of adversity. Sa kakatapos lang na 2023 Asian Academy Awards na ginanap sa Singapore, ang EBS-CBN ay ang leading content provider sa bansa. Nabigyan sila ng award dahil sa galing ng Kapamilya Network. Tinanggap ni Head of EBS-CBN International Productions, Ruel Isbayani, ang award dala na rin sa gusto ng EBS-CBN. Dito ay pinasalamatan niya ang mga kalalakihan, kababaihan ng EBS-CBN, mapalukal man at international partners, advertisers at kapamilyas all over the world. Masaya talaga ang EBS-CBN sa award na ito dahil malaking karangalan para sa kanila. Kahit pinatay man ang prangkisa ng EBS-CBN, hindi pa rin ito nawawala ang patuloy na recognition ng tao sa network. Marami pa rin sa ngayon ang bilib sa kakayahan ng istasyon. Ayon pa nila, masaya sila sa milestone na nakuha ng network. Hindi naman raw bago ang makakatanggap ang network ng award. Dahil makikitang magaling talaga ang EBS-CBN sa mga pamamaraan kahit wala na itong prangkisa. Marami ang naniniwala na kahit napatay man ang prangkisa, hindi mapapatay nito ang pagmamahal ng tao sa EBS-CBN. Taong 2020 nang nawala ang prangkisa ng Kapamilya Network at simula noon ay unti-unti nang nawala ang mga shows ng EBS-CBN at nagkaroon ito ng limited broadcast sa mga programa nito. Maalalang ginawaran din ang EBS-CBN sa mga awards dahil sa dedikasyon ng network sa mga audience nito. Iba raw ang gusto ng EBS-CBN para sa kanilang viewers. Nananatili ang istasyon dahil sa patuloy na lumakas na relasyon nila sa lahat. Marami ang nagsabi na hindi talaga mawawala ang gusto ng viewers sa mga programa nito. Makikita ang numero uno ang EBS-CBN sa mga show sa Philippine Entertainment, kabilang na ang mga teleserye na ipinalabas sa Kapamilya Channel at ibang streaming platforms. Mas lalong lumakas talaga ang EBS-CBN sa ngayon, lalo pat na ipartner ito ng sikat na TV station ngayon, ang Jimmy Network. Dahil din sa Jimmy Network, mas nagbukas ito sa EBS-CBN na maipalabas ang programa nila sa subsidiary channel nito na GTV. Patuloy kasi ang malakas na koneksyon ng dalawang media giant at nagustuhan ito ng sambayanang Pilipino. Ayon pa ng netizens, maganda ito dahil marami pa sa mga kapamilya at kapuso ang mas mapapanood pa ang dalawang bigating stars sa isang istasyon. Naging tahanan ng EBS-CBN's Noon Time program, It's Showtime, ang GTV, kung saan mas nagugustuhan ng viewers ang programa. Trending worldwide ang mga bagong segments ng It's Showtime at proud ang mga viewers nito. Samantala, dahil sa award ngayong taon, marami sa mga kapamilya ang nasiyahan dahil hindi biro na mabigyan ng ganitong award, lalo pat wala ng prangkisa ang network. Kahit meron naman raw ngayon ibang network, nakilala pa rin ang EBS-CBN. Ayon pa ng netizens, proud sila sa Kapamilya Network dahil patuloy itong bumubuo ng content na napaka-interesting. Proud din sila dahil kahit sa pinagdadaanan nito, ay nananatili pa rin positibo sa mga hangarin nitong magpasaya at makapag-inspire sa mga viewers. Marami din sa ngayon ang nagsasabing kahit kailan hindi talaga binigo ng EBS-CBN ang mga viewers nito. Tama raw ang kanilang ibinigay na suporta noon sa laban ng EBS-CBN sa prangkisa nito. Pinakita kasi ng EBS-CBN na mahal nila ang sambayanang Pilipino. Mula sa mga shows at news programs, lumalaban talaga ang network at mas lalong lumakas pa ito. Samantala, usap-usapan na ngayon ang pagbisita ng sikat na couple sa TV, ang Dongyan na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ayon pa sa balita, magiging part ng Sunday program ASAP Natin To ng EBS-CBN dahil magpo-promote ng kanilang pelikula na Rewind na palabas na sa December 25 at ito ay part ng Metro Manila Film Festival. Ang pagbisita ng dalawa ay biglang nagbigay ng komento ang netizens. Ilan sa mga kapamilya at kapuso ay excited na dito dahil minsan lang itong mangyari sa industriya ng Pilipinas.
Ayon pa ng netizens, masaya sila dahil ang Kapuso actress at actor ay makikita nila sa programa. Trending ngayong hapon ang pag-announce ng mga host ng ASAP Natin To na sa next episode ay makakasama ang dalawang sikat na artist. Ayon pa ng isa pang netizen, excited na rin sila dahil alam nilang magandang episode ito dahil magkakaroon ng performance ang dalawa. Usap-usapan na din ngayon kung kakanta o sasayaw kaya sa intablado ng ASAP Natin To ang Dongyan. Tanong ng netizens ngayon, magkakaroon na kaya si Marian Rivera ng teleserye sa ABS-CBN? Natanong ito ng netizens dahil mapapanood na siya sa Kapamilya Channel na tinaguri ang historical ito sa Philippine TV. Posible raw itong mangyari dahil sa ngayon ay maganda na ang relasyon ng GMA at ABS-CBN. Ayon pa ng netizens, imposible raw ito dahil ang nasabing guestings ng dalawa ay para lang sa promotion ng Rewind. Hindi din daw pwede na magkakaroon ng teleserye si Marian Rivera sa Kapamilya dahil mayroon naman silang limitation sa mga desisyon. Ayon pa ng netizens, tama naman na hindi magkakaroon ng proyekto si Marian Rivera sa ABS-CBN dahil aktibo pa ang pagiging Kapuso ng Queen of Primetime. Kahit noon pa, sinabi ng artist na loyal siya sa Jimmy Network kung saan ito ang nagbibigay oportunidad sa kanya. Naniniwala talaga ang mga viewers na mapapanood nila ito sa bakuran ng ABS-CBN. Hindi din daw imposible na mabibigyan ng palabas si Marian Rivera sa Kapamilya Network dahil nagkaroon naman tayo ng collaboration sa ngayon sa mga teleserye at movies. Nagkaroon ng collab sa teleserye tulad ng Unbreak My Heart kabilang sina Judy Santamaria, Joshua Garcia at Gabby Garcia. Dahil sa partnership na ito, nagbuo ng spekulasyon na posibleng mapapanood na nga ang mga artist sa ABS-CBN shows. Ayon pa ng isang netizen, hihintay na lang nila ang posibilidad na magkakaroon ito ng proyekto sa sikat na network ngayon, ang ABS-CBN. Marami talaga ang believe sa mga shows na gawang Kapamilya. Ayon pa ng netizens, magaling ang Kapamilya Network sa mga contents nito na kitang-kita naman sa mga palabas ngayon sa TV. Sa sitwasyon ng ABS-CBN sa ngayon, masasabi raw nila na lumalaban ito sa ibang network sa bansa. Wala na raw network war at nahinto na ang rivalry ng programs. Malaki talaga ang tiwala ng Jimmy Network sa ABS-CBN dahil sa mga contents na ipinalabas ngayon ay world class talaga ito. Marami ding TV networks sa ngayon ang gustong i-partner ang istasyon dahil halos lahat ng mga palabas ay kinilala dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nakapagbinta ang ABS-CBN distribution ng daan-daang contents nito sa ibang bansa. Ibig sabihin lang nito, pati sa labas ng bansa ay tinangkilik pa rin ang mga teleserye ng ABS-CBN. Ayon pa sa pahayag noon ng Head of ABS-CBN's International Distribution, masaya sila sa tiwala ng tao sa pagtangkilik ng mga contents nila. Sisikapin pa nila na ipagpapatuloy ito ang pagbibigay inspirasyon sa mga mahal nilang audience. Kayo, ano ang masabi nyo na wagi ang ABS-CBN kahit wala itong prangkisa? I-comment na kung masaya ba kayo rito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.